Kumusta mga idol? At welcome sa ating YouTube channel. Gaya nila ay pwede ka ring manalo ng ating NBA shirt, sundin lang ang mga sumusunod. At malay mo ay isa ka na sa pwedeng manalo ng ating NBA shirt. Here's your Kuya Tabs! At pag-uusapan niya natin ngayon ang franchise ng Los Angeles Lakers. Yo mga idol, sa mga games nga na wala sila Anthony Davis at LeBron James para maglaro nga sa Lakers, ay ano-ano nga ba ang mga magaganda at pangit na naidulot nito sa team? Isa-isahin nga natin mga idol kung ano nga ba ang mga advantage at disadvantage nito sa franchise ng Los Angeles Lakers. Yung mga idol, si LeBron James nga ay lumaro na ng 41 games ngayong regular season, samantala si Anthony Davis naman ay nakapaglaro na nga ng 23 games bago nga ito tamaan ng injury. Yung mga idol, kung titignan nga natin ay ang unang disadvantage nga ay ang pagkakawala nila sa pangatlong spot sa buong Western Conference. Isang malaking dagok nga sa franchise ng Lakers na nilaglag nga sila sa panglimang spot with 35 wins and 22 losses. Yo mga idol, isang disadvantage pa nga dyan ay sa pagkawala nga ni LeBron James ay nawalan nga din ang gameplay at leader ang mga players nito. Alam naman natin mga idol na binuo nga ang mga players ng Lakers para nga isama sa lakas ng dalawang star player nito na sila Anthony Davis at LeBron James. Yo mga idol, sa unang laro nga ng team ay kitang-kita naman natin kung gaano nga nahirapan sila Dennis Schroeder, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell na punan niya ang pagkakawala nila LeBron James at Anthony Davis. Samantala, naging advantage naman ng mga naiwang player na nag-step up nga at nagpakita nga sila ng dobling pagsisikap para sa kanilang team. Yo mga idol, nakaganda nga yan para kila Talen Horton Tucker, KCP, Kyle Kuzma, Markieff Morris, Mark Gasol at Montrezl Harrell dahil nga mas nabigyan sila ng mas mahabang playing time at malaking role. Isa pa ang naging advantage ng Los Angeles Lakers ay ang pagkakadagdag nga ng dalawang player na swak para sa advantage ng Lakers. Kinuha nga ng franchise sila Ben McLemore at Andre Drummond. Napakalaking ang karagdagang puwersa ito para sa koponan ng Lakers. Si Ben McLemore nga ay para sa perimeter at si Andre Drummond nga na nagpalakas ng offense at defense ng team. Sa ngayon mga idol ay nag-a-adjust pa rin nga si Andre Drummond sa play ng Lakers. Hindi nga daw ito sanay na gumawa lang ng score na mas bababa pa sa 5 points. Isa pa nga ang advantage na nangyari sa Lakers ay ang magandang ang ball game nito. Sinabi nga ni Coach Frank Vogel na gusto nga daw nito ang laro ng mga naiwang players sa ngayon. Isang magandang depensa at extra pagpasa nga daw ng bola sa teammate ang susi sa kanilang mga panalo. Yung mga idol, para sa akin nga din ay naging advantage nga din ito ng second string ng Lakers. Kung tutuusin nga ay mas nagkaroon pa nga sila ng mas maayos na gameplay at diskarte, lalo na sa mga clutch play na wala nga ang dalawang star duo nito. Sa ngayon nga mga idol, inaabangan na nga ng mga Laker fans ang pagbabalik ng dalawang star duo nito. Gaano na nga ba kalakas ang Los Angeles Lakers pag nagsama-sama na nga sila LeBron James, Anthony Davis at Andre Drummond sa court? Yo mga idol, yan muna ang ating NBA rasyon ngayon. Yo mga idol, kung may comment kayo or suggestion sa video ito ay mag-comment lang at pag-usapan natin yan sa comment area. Maraming salamat po mga idol. Mag-iwan ng comment, like, share and subscribe. Ito ang BGC Sports TV.